Muling nagsalita sa media ang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Muli niya idinadawit sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice Presidente Sara Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga pagpatay sa Davao City. Dati na pong itinanggi ng mga Duterte at ni Senador de la Rosa ang kaugnayan sa Davao Death Squad. May unang balita si Salima Refran. Sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos, may babala ang dating pulis at nagpakilalang miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan, allegedly Vice President Sara Tambaloslos Duterte. Mga traitor po itong mga ito. Matapos ang ilang taong pananahimik, humarap sa media si Las Cañas mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa, kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. 186 pages daw ang kanyang inihaing affidavit at may binigay pa raw siyang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte. Maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron akong mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Quiños Clan task force, and nung naging mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya na ang naging Davao City Mayor, ang Oplantukhang. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimising. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Nag-imbestigar ba ang Davao City Council? Wala. Nag-imbestigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niya ang napatay sa Tukhang sa Davao noon. Sa laon quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Hiwalay pa raw yan sa ipinapatay sa pinalawak na Tukhang kinalaunan. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na ni minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya, pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte, may hawak umano itong mga Shabu Laboratory sa Davao Region. Niloloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin yung 11 Chinese workers and chemists ng Davao Shabu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory. Ang koleksyon raw ng baril ng dating Pangulo, hindi lang daw nasa 300 at may supplier daw siya nito. Ang koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Galing po ito kay Kibuloy.
Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni dating Pangulong Duterte. Pero dati na rin niyang itinatanggi ang alegasyong meron siyang shabu laboratory. Kaugnay naman sa alegasyong marami siyang baril. Wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Collector's item man yan, it's allowed by law. How can you use it against me when the practice of giving a collector's license is allowed by law? Dinawit rin nila Scania sina Senador Bato de la Rosa na Davao City Police Chief noon at Senador Bongo na longtime aide ng dating mayor at dating Pangulong Duterte. Kabilang daw sila sa mga nagbibigay ng utos sa Davao Death Squad. Para for sure na ang mga death squad kumukuha si Bongo ng personal identification data. Ito kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. Sige, buhay siya, pabaya mo lang yan. Sige, mag-alig siya na mag-alig. Basta malinis ang konsensya ko. Sabi mo, bahala siya sa buhay. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag Sigo, Kibuloy at iba pa mga pinangalanan ni Las Cañas. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.